Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga ngayong bata. Ngayong gabi sa episode ng Walang Hanggang Paalam, magsasalita si Amelia sa burol ng kanyang ina, aalalahanan niya ang mga magagandang alaala na kasama niya ang kanyang ina, gayon din ay magsasalita si Anton, matapos noon ay dadalhin na nga si Araceli sa kanyang huling hantungan. Tatawagan naman ni Eman si Sam upang makibalita patungkol sa shooter na pumatay kay Araceli. Pinayuhan ni Sam si Eman na huwag nang mag-alala at siya na ang bahala doon. Ayon kay Sam ay tinitignan nila lahat ng anggulo at lahat ng konektado sa mga Hernandez. Magpapasalamat sa kanya si Eman. Mapapagalitan ni Leo si Mang Nick dahil sa mali ang nakuha nitong bag. Ibabalita naman ang isa sa empleyado ni Leo na nasa conference room na nga si Gabo para sa kanilang meeting. Sinabihan ni Leo si Mang Nick na huwag munang papasok sa loob hanggat hindi niya sinasabi. Agad namang kukunin ni Mang Nick ang bag sa loob ng sasakyan at sa pagkuha niya nito ay malalaglag niya ang laman ng bag. Makikita ni Amelia ang kanyang dating asawa at ikagugulat niya ito, gayon din ay tatanungin niya kung kailan ito nakalaya, sasagutin naman siya nito na importante pala kay Amelia ang kanyang paglaya. Agad na aalis si Amelia ngunit pipigilan siya ng kanyang dating asawa, sasabihin niya kay Amelia na napakataas pa rin ang tingin ni Amelia sa kanyang sarili, gayon din ay sasabihin niya na bagsak na si Amelia, ang negosyo nila at ang kanilang mga hospital. Sasabihin ni Amelia na babangon siyang muli, ngunit sasabihin ni Nestor na kung gagawin daw ba ni Amelia ang ginawa ng kanyang ina, at tatanungin niya si Amelia na magiging mamamatay tao din ba ito tulad ng kanyang ina, gayon din ay sasabihin ni Nestor na baka may kinalaman doon si Amelia, kung meron man ay sabihin lamang niya kay Nestor. Sasabihin din ni Nestor na hindi siya makapaniwala na mayroong ganoong negosyo si Araceli, akala niya ay napakabait ni Araceli, sasabihin ni Nestor kay Amelia na sana ay iyon ang ipinakulong ni Amelia, ngit sasabihin ni Amelia na nakulong si Nestor dahil sa kagagawan din niya. Sisigot naman si Nestor na pinakulong siya ni Araceli, sasabihin ni Amelia kay Nestor na deserve niya ito, ngunit sisigot si Nestor niya na hindi niya deserve yon. Sasabihin din ni Nestor kay Amelia na parang kinalimutan na ni Amelia ang lahat ng katarantaduhan na ginawa ni Amelia sa kanya, sasabihin din niya kay Amelia na matagal na panahon siyang nanahimik, ngunit hindi daw niya mapapangako kung mananahimak siya ngayon, aalis na lamang si Amelia. Ibabalita naman ni Gabo ang latest update patungkol sa suspect sa pagkamatay ni Araceli, sasabihin niya na nagpanggap na cameraman ang bumaril kay Araceli, tatanungin naman ni Leo si Gabo kung mayroon na silang lead kung sino ang hitman, ngunit ibabalita ni Gabo na wala pa ngunit ginagawa na nila ang kanilang makakaya, gayon din ay ipapakita ni Gabo ay larawan kung saan doon tinago ng hitman ang murder weapon, ngunit ipagtataka ni Leo ay kung paano nakalagpas iyon sa security check. Sasabihin ni Gabo na tumunog ang lalagyan ng gunman katulad ng ibang kameraman ngunit ito ay dahil sa kamera. Itatanong din ni Gabo ang tungkol sa fingerprints. Ibabalita ni Gabo na nasa expert na ang ebidensya upang kuhanan ng fingerprints. Papasok naman si Bernie sa kwarto ni Eman upang magpaalam ngunit itatanong ni Bernie kay Eman kung mayroon na itong nadagdag na lead ngunit sasabihin ni Eman na wala pa. Sasabihin din ni Bernie na baka maaring konektado ang bumaril kay Araceli sa sindikato dahil ayaw nila itong malantad. Sisang-ayunan ito ni Eman, gayon din ay maiisip ni Bernie na baka isunod nito ang mga anak ni Araceli at sisang-ayunan itong muli ni Eman. Itatanong din ni Bernie kay Eman kung sa tignin ba niya ay inosente ang magkakapted na Hernandez, ngunit para kay Eman magkakasabwat ang mga magkakapatid. Magagalit naman si Leo kay Gabo, sasabihin nito kay Gabo na binabatikos na ng publiko ang kanyang opisina kaya't kailangan niya ng eksaktong balita, mga pangalan at mga suspects na maaari niyang sabihin sa media hindi puro pag-iimbestiga lamang. Siniguro ni Gabo kay Leo na siya na mismo ang hahawak sa kaso upang mapadali ito, papayuhan ni Leo si Gabo na gawin nila ng mabuti ang kanilang trabaho hindi puro salita at pangako lamang. Papasok naman si Mang Nick sa opisina ni Leo upang ihatid ang bag, hihingi naman ang tawad si Leo kay Mang Nick dahil sa nangyari kanina, agad naman itong tatanggapin ni Mang Nick. Pupunta naman si Bernie sa hospital upang kausapin si Annalyn, sasabihin ni Bernie kay Annalyn na baka isunod ng mga may galit kay Araceli ang mga anak nito, kaya't nag-aalala siya para kay Annalyn at huwag na mauna umano lumapit kay Arnold. Sasabihin ni Annalyn kay Bernie na napaka-advance mag-isip nito, dahil para kay Annalyn ay hindi iyon mangyayari dahil umano ng mga sindikato na inosente ang mga anak ni Araceli, ngunit sasabihin sa kanya ni Bernie kung mayroon itong pruweba, ngunit gayon din ay sasabihin ni Annalyn kay Bernie na wala din umanong ebidensya si Bernie.
Sasabihin ni Annalyn na mabuting tao si Arnold kaya't kilalanin muna ito ni Bernie, ngunit para kay Bernie ay wala siyang interes na kilalanin si Arnold dahil walang kwentang tao ito, ngunit sisigot si Annalyn na para sa kanya ay may kwenta si Arnold. Doon ay sasabihin ni Bernie na inaamin ni Annalyn na may gusto siya kay Arnold, ngunit gusto lamang protektahan ni Bernie si Annalyn, agad namang aalis na si Bernie. Magkikita at mag-uusap sina Eman at Sam, sasabihin ni Eman kay Sam na si Anton naman ang bantayan nito, dahil ang mga anak ni Araceli ang susunod na mga target, ngunit sasabihin ni Sam na paano kung wala talagang alam ang mga anak ni Araceli, ngunit sasabihin ni Eman kay Sam na katulad na din ba siya ni Celine na iniisip na inosente ang mga anak ni Araceli, dahil ayaw kumilos ni Sam kung wala pang lead, kung ayaw umano ni Sam ay si Eman ang gagawa. Papayuhan ni Sam si Emma na magpahinga muna dahil kalalabas lamang nito sa hospital, ngunit para kay Emma ay kailangan nilang malaman kung sino ang pumatay kay Araceli dahil iyon ang maglalantad kay Anton, ngunit sasabihin ni Sam kay Emma na siya na ang bahala doon dahil baka mapahamak lamang si Emma. Tatawag si Aling Linda kay Celine upang magpaalam na hindi muna ito makakauwi dahil mag-overnight ito sa pagbabantay kay Lester. Darating naman si Anton sa bahay ni Celine, papasukin naman ni Celine si Anton sa loob ng bahay nila, lingid sa kaalaman ni Celine at Anton ay minamatsyagan pala sila ni Eman.